Magandang araw po. Ako po si Rosan de la Cruz at ito ang Reforma. Dito sa ating programa, tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang serbisyo ng mga ito sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, tatalakayin natin ang English proficiency o kakayahan sa pagkakaunawaan at paggamit ng Ingles sa mga Pilipino at ang kalagayan ng ating educational system. Batay sa 2022 edition ng English Proficiency Index ng kumpanyang Education First, bumaba ang Pilipinas ng 4 na puesto. Ika-22 tayo sa 111 bansa kung saan isinagawa ang pag-aaral. Ika-2 tayo sa East at Southeast Asia sa English Proficiency. Nangunguna ang Singapore. Totoo bang bumababa ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggamit ng lengguwaheng Ingles? Kung totoo, bakit? At napapanahon na ba para amyendahan ang K-12 program? Para pag-usapan yan, makakausap natin si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. Magandang araw po sa inyo, Congressman. Hello, good morning sa lahat ng mga nanonood or nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Unahin ko na po bilang kinatawan ng mga kabataan, ano po ba ang masasabi ninyo sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Sa ngayon, kailangan nating harapin yung katotohanan na maraming talagang problema in terms of how we can ensure the quality of our education. Nandyan ang mga problema ang matagal nang kinakaharap pero hindi pa rin talaga lubos na natutugunan. Hindi nawawala lagi sa mga listahan ng ganung mga problema yung kakulangan ng ating mga teachers, kakulangan ng mga classroom at facilities, at paano din ba natin natitiyak na yung mga learning materials na ginagamit ng ating mga estudyante at ng ating mga guro okay yung kanilang nilalaman. So ilan lamang yon sa mga usaping kinakaharap ng ating bansa at nangangailangan ng agarang aksyon. Sir, masasabi ba natin na mayroong katotohanan tong ginawang pag-aaral ng Education First? Ano po yung opinion nyo dito? Sa pag-aral na yon, tingin natin reflection na yon nung nag-erode ng quality ng edukasyon sa ating bansa. Hindi lang sa pagtuturo ng Ingles, pero yung pagkatuto din ng mga estudyante sa iba't ibang mga subjects, lalo na't yung mga problemang nabanggit ko, nandiyan na yon bago pa yung pandemic, tapos lalo pang lumala nung nandyan yung pandemic. Tapos sa Pilipinas kasi tayo yung bansang may pinakamatagal na pagsasara ng ating mga paaralan sa buong mundo. Kaya no wonder bakit magkakaroon talaga tayo nung pagbaba palalo ng quality ng ating edukasyon. At ngayong bumabalik na sa face-to-face classes, hindi pwedeng basta-basta lang tayo bumalik for the sake lang na masabi natin na hindi na sarado yung ating mga paaralan. Kailangan din talaga sa bayan nating sinusolusyunan din yung mga long-standing problems. Sir, itong pagbaba ng English proficiency, sa ano ang kaulugan nito para sa inyo? Importante ba to para sa malaking porsyento ba to para sa kalidad ng edukasyon ng mga kabataan natin? Well, tingin natin dahil nga minamandate ngayon ng ating mga batas yung pagtuturo ng Ingles, ating officials dapat mas maging proactive doon sa paano natin natitiyak na kaysa mag-erode lalo pa mapagbuti yung pagtuturo ng ating mga subjects, English man yan o iba pang mga asignatura. Yung gusto lang nating pag-ingatan, meron din kasing mga discussions na tila ba ay while nandyan yung ating pagtuturo ng Ingles, ginagamit as justification yung pagpapabuti ng pagtuturo ng Ingles para naman ma-put aside yung ating mga iba pang asignatura regarding our own languages, halimbawa Filipino at yung mother tongue. Kaya yung gusto natin na nandyan yung balance
while gusto nating mapagbuti yung pagkatuto ng Ingles at paggamit ng Ingles sa ating mga estudyante, dapat hindi ito maging dahilan, no, para tanggalin o pababain din yung level ng pagtuturo ng ibang mga lingwahe. Oh, sir, kasi minsan nagiging measure of intelligence na rin eh, no? Nagiging measure of yung kakayahan kung gaano kagaling na tao kapag magaling ka sa English, which is dapat hindi. Yun nga, kahit na may mga estudyante o mga tao na kahit nalang mag-express ng kanilang sarili sa ibang mga lingwahe, pero minsan hindi sila considered as, ano, as intelligent compared sa iba na English yung ginagamit na lingwahe. Pero again, yung mahalaga naman dito eh paano tayo talaga natututo eh, 'di ba? So it's not just about English but other languages as well. Sir, sorry, balikan ko lang na isa daw sa mga sanhi bakit bumababa yung English proficiency sa mga Pilipino ay dahil nagiging medium of instruction sa mga paaralan ng Filipino dialects. Ayun. Ayun yung type of discourse na pwedeng ano eh, makalimita doon sa paano natin talaga ma-ensure din yung quality education. Kasi when we say quality education, kasama doon, yung paano natin natitiyak na yung tinuturo ng teacher, eh, nagigets talaga ng ating mga estudyante. So, I don't think na dahilan yung paggamit ng mother tongue at ng ating mga lingwahe para bumaba yung proficiency natin sa English. Actually, lalo na sa mga bata na of younger ages, may mga pag-aaral din na nagsasabi na kayang matuto ng mga bata ng more than one language sa kanilang edad. Ibig sabihin na kaya nilang matuto ng words in English and Filipino then, o kung ano man yung kanilang mother tongue. At kung nauunawaan nila yung iba't ibang mga konsepto at yung mga lessons, kung ano yung kanilang mother tongue, actually, makakaambag pa yon para matutunan nila yung mga concepts na yon kapag tinuturo na in English, which means pwede mag-go hand in hand. At yung pagbaba ng English proficiency, it's more of yung reflection na talaga eh, nung overall na crisis natin sa ating edukasyon. Also sir, kasi di ba meron tayong mga subjects, may mga math, economics, na parang hindi mo naman pwedeng tagalugin lahat, di ba? So parang hindi, tama po kayo na tama, it goes hand in hand eh, di ba? Kung paano yung pagtuturo ng Filipino, ng English, at ng iba pang mga languages sa mga estudyante. Yun. Pwede talaga eh na edi yung mga advanced concepts, edi habang wala pa tayong direct na mga translations for that at mas English pa siya maituturo, then pero kapag yung ating mga kabataan at younger age, yung mga mas foundational na mga concepts or lessons, pag nag-grasp nila yan, kung ano mang lingwahe yung gamit at kung sa kanila, ambawa sa ibang mga lugar na mas naintindihan nila yun using the mother tongue at kanila na isa puso nila yung ganong mga lessons, mas handa sila dun sa mga advanced lessons. Kung English man yan ito. Alam mo sir, nung kabataan namin, meron kami sa school na ano eh, English speaking campaign. Do you think na parang ano pa rin siya? Dapat ba siyang institutionalize ngayon? Dapat ba mas gawin siya? Parang mas maging, kasi nakakatulong talaga siya eh kapag parang kapag punta mo sa high school, sa college, kumbaga parang magiging normal na siya. Kahit hindi ka naman, kahit hindi naman perfect yung grammar mo, yung mga ganon. Yeah. May mga paraan na pwede siyang gawin, pero not to the point na pupot natin on a pedestal. Yung mga magsasalita ng halimbawa like your English, straight English, ganyan, na again parang magiging sukatan na ng katalinuhan yung pagsasalita ng English. Kasi may mga extremes din siya eh, na halimbawa yung kailangan ang sinasalita lang kapag nasa paaralan ay English, kapag may isang word ka na
ginamit using your own language or Filipino, magbabayad ka ng piso, ganyan, na para bang kasalanan na, di ba, kapag gumamit ka ng ibang mga wika. So, yeah, pwede siya, but meron lang mga paraan how it can effectively be done without making the languages compete against each other. Tama po, sir. Pero ito bang status natin sa English proficiency? Sa tingin niyo na makakaapekto ba ito sa BPO industry natin dito sa bansa? Sa atin kasi sa kabataan ngayon, industry ay nagiging reflection siya eh. Ng paano din natin talaga natitiyak yung maayos na trabaho sa atin. May mga kabataan tayo na hindi naman papasok sa mga BPOs kung merong ibang mga trabaho na inline sa kanilang kinukuhang course or ano talaga yung interest nila. Kaya as option para din magkaroon na lang din sila nung mapagkakitaan, no? To contribute to their families, kaya sila po pasok sa BPO industry. Ngayon kung dun sa usapin ng wika, ganyan, well, it can have an impact. Lalo na edi sa ngayon nga, dahil ganito yung situation sa atin na lumalawak yung BPO industry at isa siya sa mga inaasahan din ng mga naghahanap na ng livelihood. Sir, pag-usapan naman natin yung K-12 program ng ating educational system. Naging epektibo ba ito? Ano yung mga lumitaw na mga problema sa pagpapatupad nito? Kapag kausap natin yung maraming mga magulang when we go to consultation sa mga barangays, communities, at mismo sa mga estudyante na dumaan sa K-12 program, ang naging feeling talaga nila eh, para silang guinea pigs eh, parang napag-eksperimentohan. Kasi ang naging layunin ng K-12 program, ang sabi eh, i-prepare para maging college ready yung ating mga estudyante, eh, hindi din siya talaga na-fulfill kasi pagdating sa college may mga subjects na inuulit tapos hindi din ganun ka-prepared talaga ano para dun sa mga advanced lessons na iti-take for college. Tapos sa usapin naman ng pagiging job ready, eh mismo yung mga kumpanya natin yung nagsasabi na they won't accept K-12 graduates. Ano? So parang ang nangyari lang, ang naging effect, ay dumami yung ating mga estudyante na halimbawa, 18 years old, graduate sila ng K-12 program pero hindi din sila tatanggapin sa mga kumpanya. Dumadami yung mga unemployed, dumadami yung magko-compete for jobs, di ba? Na kung hindi sila makakatanggap ng trabaho dito, magiging pool sila ng labor na magkikipagsapalaran sa ibang mga bansa. So, yun lang yung naging nakakalungkot na effects nitong program. Kaya talaga matagal na nating sinusulong eh na hindi pwedeng manatili yung current na K-12 program natin. Something has to be changed. Sir, tumalon tayo sa K-12 program kahit napakarami pang problema sa educational system. Tulad nga ng mga kakulangan sa classroom at school supplies at libro ng mga estudyante mula sa mga maralitang pamilya. Di ba dapat inuna muna natin ang paglutas sa mga problemang ito? Yeah. Nung start ng K-12 program, isa yan sa mga ni-raise din talaga natin ano ng kabataan party list at ng maraming mga youth organizations na ang naging goal kasi noon eh paano ba natin gagawing job ready, market ready yung ating mga estudyante na hindi na take into consideration mismo yung mga estudyante, yung kalagayan ng schools natin, parang tinuring na lang in a factory yung ating mga paaralan para mag-ire, parang ganun, mag-ire ng mga kabataan na di umano ay magiging job ready. Tapos, edi hindi na nga naging job ready. Tapos, ganito pa yung sinapit ng ating educational system. Kaya, it's always lagi gusto natin talaga back to basics tayo. Eh. Tingnan natin yung ugat ng mga problema. Kesa yung magtapal tayo ng mga solutions na eventually magiging band-aid lang pala. Oh, so sir, dagdag pahirap yung K-12, no? Para naging
pahirap siya sa mga magulang kasi mas dagdag ay kumaga dagdag yung gastusin, yung laki ng tuition fee, yung mga libro, kumaga ano eh nagdagdag ka pa ng mga taon eh. Oo. Imagine kasi 2 years, ako, well, siguro swerte ako na hindi ko naabutan yung K-12 program, pero meron ako 3 nakababatang kapatid, lahat dumaan sa K-12 at yung millions din ngayon na nasa ilalim ng program. 2 years eh, na gagastos kung sa public man na walang mataas na tuition or the school fees. Pero yung daily expenses, pagkain, uniform, transportation, lahat ng yan eh, na kung naging college na sana yung estudyante, tapos by grade 10 or 4th year high school, considered na graduate, may diploma na ng high school, pero ngayon hindi pa considered na graduate dahil dapat tapusin yung 2 years. Sir, with this, sa tingin nyo, pinatupad ba natin yung K-12 program kahit hindi pa tayo handa? Dapat ba subukan na lang ito sa ilang piling paaralan para malaman natin yung mga maaaring maging problema sa pagpapatupad nito? Kung dun sa K-12, no, ang tingin natin, aside din sa paano siya pwedeng na i-pilot test, ganyan, dapat talaga mas napag-usapan pa years ago. Para kanino ba itong K-12 program? Kasi ang mangyayari dyan kung nagmamadali tayo tapos hindi natin nasagot para kanino talaga. Is it really for the best interest of our learners para sila ay maging mga responsible na mga mamamayan natin na mag-aabag ng kanilang skills sa ating bansa after they graduate? Parang hindi kasi talaga nakasentro doon yung naging discussions eh. Kaya yun yung nangyari. Pero sir, kung sa tingin mo naging maayos ang pagpapatupad, ano kaya yung mga advantages nitong K-12 program? Well, kung sa pagpapatupad, no, sa aspect na yon, ang magiging bottom line din natin ay are our graduates given opportunities din sa loob ng ating bansa. Kasi on one hand, yung implementation, isang bahagi lang siya nung ating magiging analysis eh, kung naging effective ba o hindi yung buong programa. Kasi ang magiging tanong din dyan, after implementation niya, yung graduates natin, saan din ba natin bibigyan ng trabaho? Meron bang sapat na trabaho din dito sa ating mga estudyante? Kasi doon natin mame-measure eh, kung itong mga estudyante ba, yung kanila education, saan yan mapupunta? Kasi yung edukasyon para sa aming mga kabataan, tinitingnan namin siya na connected din siya dun sa magiging employment eventually at paano nagiging tool yung education, hindi lang para sa sariling makapaghanap ka ng trabaho, ganyan. Pero paano din ba tayo nag-create ng mga kabataan na active participants sa ating lipunan? Also sir, kasi diba, dapat kapag itong, since nag-shift na tayo sa K-12 program, dapat mas advanced na yung mga kabataan natin, mas advanced na yung mga estudyante natin. So pagdating nila ng pag-graduate nila, they're ready, they're more capable para sa mga ibang employment opportunities nga, no? Pero meron tayong yung mga major subjects natin sa Philippine educational system, yung mga math, science, Filipino, English, social sciences. Do you think na mas dapat na merong mga mas i-prioritize na mga subjects? Kumbaga parang i-revise yung curriculum from kinder hanggang doon sa pag-graduate nila ng senior high school. Sa atin, gusto natin holistic yung subjects na tinuturo sa ating mga estudyante. Sa Kongreso halimbawa ngayon, ang daming mga proposals eh, kung ano ba yung mga ituturo na subjects, ganyan. Nandiyan pa yung pinaka-recent, no, na ito ay questionable din para sa atin, yung mandatory na military training or yung ROTC. So maraming mga gustong ipasok sa ating education, pero again, ano, gusto natin
hindi mawala yung mga essentials. So for example, if we are to prioritize, dapat sa ngayon kasi merong tila ba ay parang overemphasis sa mga STEM subjects. Well, ako ay I am a STEM major, math yung naging undergrad program natin. Pero ako naiintindihan ko eh yung sentiments din ng mga nasa communication, nasa humanities, na para bang napuput aside sila o hindi nakita yung value din nila sa lipunan natin. Kaya halimbawa, ngayon sa current na curriculum ng K-12 program, sa high school tinanggal yung Philippine history. Parang tayo, swerte tayo eh, na nandyan pa yung Philippine history sa ating high school curriculum. Pero sa mga kapatid ko, sa ibang mga napagdaanan yung K-12, wala silang Philippine history. Kaya mainam sana na yung balanse lang, oh, nandyan yung sciences, ganyan, nandyan din yung humanities. Iba rin yung curriculum ng mga panahon natin, Sir Reno. Kaya parang mas mas tama, I agree with yung holistic dapat yung curriculum, yung laman ng kung ano yung ituturo sa ating mga kabataan, no. Ano po yung sa tingin niyo na pagbabago na kailangan ng K-12 program? Sa K-12 program, no, una kailangan talaga ayusin yung orientation na hindi kasi pwede na yung trato lang sa kabataan ay para siyang pool eh, nung mga, to be blunt about it, parang ready lang na i-export yung mga kabataan natin. Parang lalo lang nating na perpetuate yung ating labor export policy, ano, na okay, pag hindi mabigyan ng trabaho dito, ihanda na lang yan para i-export, diba? We want to end that cycle para naman merong quality employment sa ating bansa yung ating mga kabataan dito. So dapat doon nakadireksyon yung K-12 program. Sunod, yung sa curriculum din mismo, na ngayon nasa process yung DepEd daw na nirevise nila yung curriculum, and of course maraming inputs dyan, pero sa huli-huli di dapat yung curriculum na yan ay aambag dun sa tamang orientation ng programa. At pangatlo, yung usapin din talaga ng resources para maging maayos yung program. Kahit pa sabihin natin okay yung first and second points na nabanggit natin kanina, pero again, ano, wala kang sapat na mga libro, ganyan, siksikan sa classroom, hindi din matututo ng maayos yung ating mga estudyante. Sir, may panukalang batas sa Kongreso na nagsusulong ng pagbabago sa K-12 program. Ito yung K-10 plus 2 na inihain ni dating Pangulo at Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim nito, balik tayo sa dating sistema, 6 years elementary at 4 years high school. Pero pwede kang magpa siyang mag-aral ng karagdagang 2 taon sa sa paaralan kung gusto mong tumuloy sa kolehiyo. Action niyo po dito, sir. Yeah. Magdedepende yan sa ano yung lalaman eh nung 2 years. Kasi, di ba, ang mangyari, if we want to proceed to college, meron munang parang 2 years bago mag-college. So, para naman sa ating mga kabataan na yung naging, ano nga nila, concern no, dun sa K-12 program ay nagkaroon ng 2 taon, tapos hindi naman sila hinanda for college. Kaya sa atin, gusto muna natin talaga makita ano ba yung lalaman eh nung 2 taon na yon. Would it really be for college preparedness or baka lang din maging rehash lang siya ng K-12 ngayon. Kaya ngayon din, actually sa Kongreso, ano, in the coming days ay didiscuss din yung ganong panukalang batas, at doon natin gustong mas malaman mula sa mga nagsusulong nito ano ba yung lalamanin ng 2 years. Sir, nabanggit nyo kanina yung tungkol sa ROTC. Ano po yung masasabi nyo dito na binabalik na naman po ito? Tingin natin, yung madalas kasing sabihin na ay para daw to sa paghahanda sa mga sakuna. Pero marami tayong mga estudyante, natuto naman ng first aid, natuto ng disaster response, nang hindi ito nakapaloob sa military na programa or training. And
ang nakita din talaga natin sa mga kabataan natin, mas natututo sila kung gusto nila, 'di ba? At napapa-appreciate sa kanila ano ba yung lessons na nandyan. So, hindi kasi lahat ay natututo sa isang setup na militaristic eh, 'di ba? Maraming paraan paano tayo pwedeng magsilbi sa ating bayan. Nandyan yung community welfare, nandyan yung mga literacy training at iba pa. Kesa yung ibusulo natin lahat sa isang program lang. And ayun, dahil nga gusto natin mas ayusin, 'di ba, yung ating curriculum at ngayon din yung mga estudyante burdened din sa yung mga school fees nila, ganyan. Mahirap yung magdagdag tayo ng program na ngayon kasi yung proposal 2 years siya eh, na mandatory ROTC, so sobrang tagal at mag-entail din ng gastos sa ating mga estudyante. Sir, ano po yung masasabi nyo na nag-release ng ang DBM kahapon lang, ano, noong May 15, inaprobahan lang yung release ng funds para sa 4,900 plus 912 classrooms sa Pilipinas? And that, isang step yan, ano, at ang gusto natin, ma-fulfill talaga yung role ng ating government na mapunan yung ating mataas na classroom shortage. Kasi nasa tens of thousands yung ating classroom shortage. No? At while nandyan naman talaga yung online setup, di ba? Yung in the future daw, yung pagkatuto, hindi lang siya limitado sa classroom. Pero gagamit pa rin talaga ng classroom. So, hindi pwedeng bumaba yung targets natin sa pagtatayo ng mga classroom. In fact, kailangan talaga nating habulin yung ating backlogs. Sir, may mga panukalang batas ba yung kabataan party list para po ma-improve natin yung educational system? Yes, so marami tayong na-file sa ating kongreso. Nandyan yung mandate talaga natin ng tamang ratio ng mga classroom sa mga estudyante. Hindi na pwede yung 60 students sa isang classroom. Nag-file din tayo lagi-lagi ano, yung dagdag na budget para mapunan natin yung classroom shortage, kakulangan sa mga facilities. At taon-taon din kapag pinag-uusapan na yung General Appropriations Bill o paano ba ibabudget yung pondo natin for every year. Nagpa-participate tayo every August and September yan para hindi ma-shortchange, no, yung ating educational system. Lalo na't nakita natin lagi, although in terms of figures, mataas yung pondo para sa edukasyon, mas malaki pa actually yung pinambabay natin ng utang, ganyan. Kaya parte din ng ating fina-file ay mga amyenda, no? Mga proposed amendments sa General Appropriations Bill para tunay talagang mag-materialize yung mga visions natin for education. Sir, ano naman po yung masasabi niyo tungkol sa mga sweldo ng mga guro natin? And do you think na kulang, well, I understand na talaga may mga calls for this na para itaas. Ano po ang masasabi niyo dito? Yeah. Yung sweldo ng teachers natin na kulang talaga siya. May mga teachers na nung pandemic din na, 'di ba, they were forced na mag-shift sa distance learning at napakatagal noon given our longest school closures nga. Pero may mga teachers na nangutang pa para magkaroon ng sariling gadget, tapos yung DepEd din lately, ano, may mga lumabas na reports na yung mga laptops na dapat napunta sa teachers binebenta na sa mga retail stores. Kaya patunay to eh na yung mga teachers natin kailangan talaga nila ng dagdag na support at isang malaking paraan para mabigay yon ay yung mas mataas na sweldo for them. Naging pangako din ito nung campaign, 'di ba, nung marami nating mga opisyal at ngayong nakaupo na tayo, sana din ay maging totoo tayo sa ating mga naging pangako, 'di ba? Kaya, well, at least on our part, no, sa kabataan party list, kasama din yung ACT Teachers Party List, no, final natin yung pagtaas ng sahod ng ating teachers. At nananawagan tayo
actually din sa Malacanang na ma-certify ito as urgent. Kasi if certified urgent, pinapakita ito na priority siya ng administrasyon, at kapag certified urgent, mapapabilis yung pagsalang ito sa agenda namin sa Kongreso. Sir, mag-one year pa lang sa pwesto si DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte, no? How do you assess her leadership sa pagdating sa Education Department? Sa ngayon, marami pa talagang dapat na gawin, ano? Kaya ang nice natin sa ating leader sa DepEd, mag-focus doon sa ating education problems. Hindi pwede mag-deviate doon. Lalo na naging observation din natin sa ating DepEd Secretary na parang masyadong sensitive, ano, doon sa mga criticisms. Tapos kahit na mag-respond ng maayos doon sa mga criticisms, maghanap, magtulungan paano basta solusyonan yung mga problema sa edukasyon, ang naging knee-jerk approach ay maglabas ng mga accusations or iba't ibang mga forms ng attacks, ano, or yung red tagging sa mga critics niya. So, supposedly as public officials, edi mainam talaga eh na pag-usapan natin yung mga problema, ano, at yung mga valid na puna sa ating pamahalaan, edi dapat yun na kilalanin para alam natin ano yung problems at makapaghanap tayo ng solusyon. Sir, bilang kinatawan ng mga kabataan, no, ano ang sa tingin nyo na maliban dito sa mga academic reforms, mga academic activities, ano ba sa tingin nyo yung mga dapat pang maging aktibidad ng mga kabataan, lalo na ngayon na magsa-summer, para mas maging kapakipakinabang sila sa environment, sa community? Maraming mga youth organizations, community-based man yan or advocacy-based na nag-o-offer ng platform sa ating mga estudyante at kabataan. Paano ba magkaroon ng mga worthwhile na aktibidad para din na magamit yung ating oras, yung ating energy sa service, ganyan, at pag-hone pa ng ating mga skills para din na magamit yan, di ba? Para sa kabutihan ng ating kapwa. E di, nandyan yung mga outreach activities sa mga communities at mga environmental organizations, mga leadership workshops, ganyan. At yung kabataan party list kasama din yung maraming organizations na nagpa-provide tayo ng ganong mga avenues. Ano. So, napakaraming options sa ating mga estudyante, ano, para din na ayun, hindi tayo ano lang, 'di ba, focus lang sa yung online world, ganyan, kasi there's much to explore outside the online world. Sir, last question na ako, no. Ano ba sa tingin niyo yung mga naging hadlang? Bakit hindi natin napatupad yung mga reformer? Baka kailangan ba nating mag-shift to kung parang digital, since digital na yung world natin ngayon, baka mas dapat na parang maka-adapt na tayo yung government or yung mga policy makers natin sa kung ano yung patok sa mga kabataan ngayon. Yeah, interesting, ano? Lalo na in terms of our education, edi marami kasi tayong mga practices din na parang dahil nakasanayan siya, hindi tayo that flexible para mag-adjust, no? For example, dahil connected din dito yung iba't iba mga outputs ng artificial intelligence, 'di ba? Na at first parang, hala, paano na to? Baka mag-cheat na lang yung ating mga estudyante, ganyan. Now, yung ganitong mga tools na available, edi actually, pinipwersa nila yung ating mga systems para mag-advance. Ganun. Kaya mainam paano natin matingnan yung opportunities sa ganitong mga developments. Kasi, for example, yung mga tools na yan, pwede talaga magamit para mas
mapadali yung buhay ng tao, 'di ba? At paano din ma-enhance pa yung ating learning process at paano din yan matutulungan yung mga estudyante, 'di ba, na mag-share ng ideas, mag-cooperate sa isa't isa, paano sila magkaroon ng teamwork, 'di ba? Para din hindi sila maging hyper individualist, ganyan yung sarili lang iniisip. Tapos when we have outputs din sa school, 'di ba, yung parang dapat pa isa-isa lang, ganyan. Kaya kapag hirap yung estudyante, edi syempre mali yun, 'di ba? Pero mag-cheat sila, 'di ba? Kaya gusto natin talaga how we make use sa tamang paraan yung ganitong mga innovations at mag-promote ng cooperation among students. Kasi doon talaga mas nahahasa yung ating estudyante when they interact with others. Sir, sorry, follow up lang, no. Isa ba sa mga panukala ng Kabataan Party List, yung mga feeding program sa mga schools or sa ibang lugar, sa mga community? Yeah. Part ng tinitiyak natin sa ating national budget, yung school feeding programs. Yung observation natin, kasi nung pandemic din, diba dahil walang physical classes, may mga estudyante na hindi naka-avail ng feeding programs na school-based. Kaya ang nangyari din noon, kinaltasan yung budget. Kesa paano sana nagamit yung budget na yon para madala sa communities yung feeding program kung wala sa mga schools yung ating mga estudyante. Kaya binabantayan natin lagi yan at gusto natin paano pa ayusin yung ating mga school-based feeding programs. Sir, final question. Ano ang status ng Sangguniang Kabataan ngayon? Good question. Ano, dahil tayo sa Kabataan Party List, tayo yung nanguna sa pag sasabatas nung SK Empowerment Law. Nilagay natin doon na dapat yung mga SK natin hindi lang nakafocus sa sports kasi ang dami pang pwedeng gawin for educational services, environment, leadership, at iba pa. Tapos, gusto natin edi magkaroon ng maayos na plataforma yung ating mga SK candidates na tatakbo this October batay dun sa ating na-file na at naging batas na nga na SK empowerment to para din talaga yung ating mga SK officials hindi sila matangay, di ba, ng traditional politics dahil nga pag-asa tayo pagkabataan, pag-asa ng bayan. So dapat sa atin pala magsimula tayo sa maayos na tipo ng pamumuno at sana makita natin yon lahat sa October Barangay and SK elections. Yan, maraming salamat Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. Sir, maraming salamat no sa magandang mga sinabi niyo, mga sagot niyo sa aming mga katanungan, mga paglilinaw din sa aming mga katanungan dahil nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sure, no worries. Salamat din sa pag-imbita sa amin. Dito po nagtatapos ang aming talakayan sa mga may init na isyung nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pag-unlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.